Welcome back mga kaibigan sa aking YouTube channel. Kamusta kayong lahat? Meron akong idagdag na kalaman sa inyo mga kaibigan. Bubong kayo sa mga gray o ano bang palagyan nyo ng bubong. Gaya nito. Pakita ko sa inyo ah. Anong nangyari dito? Tingnan nyo. Nasisira yung kisami. Nasisira yung kisami. Anong problema dito kaya nataga nito yung kisami nila. Nangyari kasi dito sa itaas. Yung islop ng kanilang trusses, steel truss nila, hindi masyadong malaki, kunti lang yung islop. Tingnan nyo, kunti lang yung islop. Kaya ang nangyari dito, kapag kunti lang yung islop dito sa dulo ng bubong, dito sa dulo ng bubong bumabalik yung tubig. Tingnan nyo yung zipper lens, sisira. Kasi palaging natatamaan ng tubig, pumapasok yung tubig dito parang ganito dito sa dulo. Kapag masyadong maliit lang slope ng inyong trusses, yung tubig babalik sa dito sa ilalim, babalik yung water. Ganito lang nangyari, masisira yung zipper lens. Kaya may tips ako sa inyo kung paano gawin to. Anong solusyon dito? Pakita ko sa inyo sa baba. May gagawin tayong sample. Sira siya. Kaya ito, yung dry nila. Pakita ko sa inyo ha. Tingnan nyo sa ilalim. Oh. May bakas ng tubig sa dulo ng bubong. Kung may bakas ng tubig, bumabalik siya. Bumabalik yung tubig. Kahit naka-slope to. Kahit naka-slope yung bubong nila. Kaya ang solusyon dito, pag magpabubong kayo ng ganito, yung kunti lang kanyang slope. Ang sikreto nito, kasi gusto nang mayari, di masyadong mababa yung kanilang trusses cut, dahil yung mapiktuhan yung kanilang mga kisami, masyado nang mababa. Kaya ang gawin nyo dito sa dulo, ito yung bubong, sample natin to. Itong bubong, ang gawin nyo dito sa dulo ng bubong, i-bend nyo ito pag ganun, para hindi babalik yung tubig sa ilalim sa inyong mga steel truss. Ganun rin nyo lang, ganun yung gagawin nyo, ganito, para pag drop ng water dito, hindi siya babalik dito sa ilalim, hindi babalik yung tubig. Kaya ganito yung gagawin ninyo sa dulo ng inyong bubong, para diretso siya mahulog sa gutter yung tubig. Ganito lang gagawin nyo mga kins. Ito na yung resulta mga kins. Nag-bend tayo sa dulo ng kulurok, para hindi babalik yung tubig sa ilalim papuntang kisami. Kaya gawin nyo ito mga kins kung inyong bubong hindi masyadong malaki yung slope niya. So, ganun lang, para hindi masira yung kisami. Tulad dito, sira yung kisami dahil umabalik yung tubig sa ilalim. Tingnan nyo, kalawang ko siya, may mga kalawang ko siya. Yun, yun ang nangyayari ko, hindi siya na-bend sa ilalim. Sana gustuhan nyo itong mga tips na sinare ko sa inyo. At huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe, para marami pa kayong matutunan sa aming mga tutorial na gagawin, mga ina-upload ng mga videos. So, yun lang mga games. Thank you so much. Kung gusto nyo pala magka-trabaho sa amin, taga CDO ra kami, taga CDO. Nandito lang tayo sa CDO. Bisaya nearby, Bisaya. Kontakin nyo lang kami. Mag-visit lang kayo sa aming YouTube channel at saka sa Facebook page. Follow nyo kami sa Facebook page, message kayo doon kung meron kayong ipapagawa sa inyong bahay. Kahit anong trabaho sa bahay, pwede nyo kaming kontakin. So, yun lang mga games. Thank you so much.